Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At welcome din po sa ating panibagong segment na pinamagatang Cook It. Let's go! Okay mga abe, siguro nagtataka kayo bakit ko tinawag na Cook It. Right? Cook, niluto ko, and eat is not IT, kundi eat. Kakainin ko rin sa harapan ninyo. Para alam natin kung okay ba o hindi. Pag sinabi kong sablay, sabihin ko sa inyong sablay, okay, para bias tayo, hindi tayo bias. Okay, ang ating pong lulutuin ngayon ay ang favorite ko sa mga bar at mga kung saan sa ang appetizer shop, no? Ay sa restaurant na appetizer, ang nachos. So, tuturo ko sa inyo pinakamadaling version ko ng nachos. So, kailangan nyo lang ang mga sumusunod. Una, eto, corn chips or tortilla chips. Depende sa gusto nyong brand, ha. Wala ko ini-endorse yung brand. Importante is wak sa budget, no? Eto siguro $247. Naka-sale siya, kaya bumili ko ng dalawa. Okay? Etong picante sauce, no? Eto naman is $3, $2 to $3. So, binili ko rin siya dalawa kasi kapag ang regular price siya, mga $4 ang isa. Pero, tatanungin nyo, Kuya JDL, paano pag wala akong picante sauce? Madali lang yan. Kung ayaw nyo kumuha ng ganyan, dapat meron kayong kamatis, cilantro, lemon, at onions. Pwede na yon. Okay? At ito, combination of cheddar cheese, shredded cheddar cheese, at shredded mozzarella cheese para sa pan-toppings natin. So, it will cost you this one, mga $6 to or $5. Pero depende sa brand na gusto nyo. Yung brand na gusto ko, medyo mahal, pero meron ito mga around $3 Canadian. Lagi kami meron ito, jalapeño, no? Pero ito yung nasa jar. Pero, Kuya JDL, paano kung gusto ko yung fresh? Pwede rin. E paano Kuya JDL kung ayaw ko? Okay din kasi ito, nagpapaanghang lang ito. Pero guys, ito importante para sa akin. Mga abe, spring onions, no? Bukod sa pang-decorate siya, nagbibigay rin siya ng kick sa ating nachos. At beef, leftover steak, leftover roast beef. Paano? Kuya JDL, meron lang kami mga pork. Pwede yung pork loin na roasted or chicken. Depende, grilled chicken na leftover. Pwede rin yun, no? Pero sa akin, prepare ko beef. Ito, mga 200 grams, mga worth $4. So, depende sa brand. Okay, tara, gawin na natin yung tinatawag natin na, gawin na natin yung nachos natin. Okay, so we're gonna start na mga abe, ha. Usually, dalawang kulay yung pinagko-combine ko. Isang blue and yellow. Kaya, ha? Blue maize. Meron siyang paliwanag dito eh. Blue maize, no? Tortilla chips. Blue corn. Yan. Whole grain siya, whole grain. Gluten-free. Kuno. Naka-sale lang siya, kaya ako siya binili. No? Importante, nakikugas tayo ng kamay, ha? Yan. Para lang may kulay. Pero otherwise, kung hindi ito sale, hindi ko ito bibilin. Kasi medyo may kamahalan nga ito. Gusto ko lang para may variants. Ha? Ito naman, yellow. Unsalted. Unsalted. Whole grain. No? Tortilla. Hindi nyo naman necessarily na uubusin to. Yung enough lang. Yan. Tapos, imimix nyo siya para even yung kulay. So, masyadong, hindi pa masyadong konti pa. Konti pa. Right. Okay. Take note mga abe, pagkatapos nyo ito, ah, paalala lang, pagka hindi nyo siya naubos, gawin nyo, irap nyo ng maayos. Okay? Para hindi siya kumunat dahil sayang. No? Pwede pa siya. Right? Ngayon, eto muna, yung liquid, unahin natin. No? So, ibubuhos ko na ito lahat. No?
So, dalawa yung binili ko. Dapat kasi, di ba parang gumagawa kayo ng pizza? Pag gumagawa kayo ng pizza, yung dough, and then the sauce, and then the cheese. So, meron pa akong isa nito. Hindi ko pa isa. Para lang even sa ibabaw. No? Yan. So, pag umu-order kami ni Mrs. JDL nito, hindi na kami umu-order ng entree. Ito na yung meat, yung protein natin. No? Kasi ito pa lang, busog ka na dito, sinasabi ko sa inyo, Abel. No? Ilalagay ko na sa lahat. No? 200 grams. Right? Then you put the cheese. So we're gonna put all the cheese, no? Ayan, lalagay nyo yung cheese. Lalagay natin yung cheese, ayan. And then, the jalapeño. No? Actually, yung salsa, panghang na siya. Pero you know, as Mrs. JDL and me, medyo gusto namin yung may kick ng konti. Right? So, eto mamaya na to pagkatapos. Right? So, lalagay na natin siya sa oven. So, 400 degree Fahrenheit. 400 degree Fahrenheit. And then, 10 minutes to 15 minutes. So, in between, lagi ako, in between. So, gagawin ko siyang 13 minutes. Okay? Sorry. Lalagay ko siya sa oven. Pakita natin sa oven. Alright. Then, hey Google, set timer for 13 minutes. 13 minutes. Starting now. Alright. So, hayaan nyo lang siya dyan. Mag-alarm ang alarm clock natin or si Google. Tapos, titingnan natin kung ano nangyari. Okay? Ipit muna natin to. Okay. Ayun na. Hey, Google, stop. Okay, so, titingnan natin. Off na natin to. Wala. Kita nyo yung keso. Ang bango. Okay, pakita natin sa kanila, Mrs. JDL. Ayan. Okay, mainit pa siya. Alright. Lagay natin yan dyan. Ligpit muna natin tong oven natin. Alright. Alright, so syempre mainit pa siya. Iseset aside nyo siya ng mga 2 minutes. Okay mga abe, tingnan natin kung ano na ang lasa nitong ating nachos with beef, right? Makita nyo yung cheese? Yan. Makita mo, Mrs. JDL, oh. Diba? Alright, tingnan muna natin na hindi muna natin isasaw-saw, ah. Mmm, tama-tama yung keso. Hindi masyado maalat, no? So natin dito sa guacamole. Panalo mga abe yung guacamole. Ito yung salsa. May kick to ng cilantro. Lagyan natin ng konting jalapeño. And then ang beef. Mmm! Ni JGL, tikman mo. So mga abe, ito. Okay na to, pang barkada, pang tropa, pang mag-asawa, nanonood kayo ng movie,
ng games, no, sa TV, o kahit na ano. Dali lang gawin, mura lang. At syempre, kailangan ito. No? Beer match to, eh, no? Sa paabe, tingnan natin, pakita natin yung likeso. Ilalim. Yun, no? Lagyan natin ito. Cook it. Siyempre, ito, yung beer. Okay, mga abe, salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na episode, okay? Paalam, mga abe. Thank you. Bye.